isang taong pagtatago na aresto na si Kenneth Dong. Siya po yung sinasabing ika nga yung middleman ng bilyon-bilyon pisong kargamentong shabu na ipinaslit mula China noong taong 2017. Todo tanggi pa rin si Dong sa paratang laban sa kanya. Nakatutok si Chino Gaston. Mahaba at iba na ang kulay ng buhok ni Kenneth Dong nang mahuli ng mga tauhan ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division. Si Dong ang sinasabing middleman sa 6.4 billion peso shabu shipment mula China na nakalusot sa Bureau of Customs noong 2017. Nahuli si Dong sa isang bahay sa Katarungan Village sa Muntinlupa City, dakong alas 2 ng hapon sa bisa ng warat mula sa Manila RTC Branch 46. Kinasuhan si Dong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagtangka para tumakas si Dong, ngunit napatigil ng putukan ng mga NBI agent. Ibang-iba na ang itsura ni Dong ngayon kumpara sa itsura nito noong napatawag siya sa Senado at noong naaresto ito ng NBI sa reklamong rape. Higit isang taon nagtago si Dong matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya at mga personalidad na damay sa shabu smuggling case. Inunyag doon ni Senador Antonio Trillanes IV ang malapit umanong relasyon ni Dong at ni dating Davao Vice Mayor Paulo Pulong Duterte. May mga litrato pang ipinakita ang senador na magkasama si Dong at si Pulong. So sabi na you were close with any member of the family? Yeah. Okay na yun. Basta nadamay lang ako. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Pulong. Pero ilang beses na niyang itinanggi ang mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa shabu smuggling. Isinailalim sa booking procedure si Dong sa AOCTD office at nakatakdang ipamedico legal examination.